aralin na ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng negosyo. Sa unang layunin, dapat nasasabi at natutukoy ang salitang may personal touch. At sa ikalawang layunin, dapat naiisa-isa ang uri ng negosyo sa pamayanan. Bago natin talakayin ang iba't ibang uri ng negosyo, alamin muna natin kung ano ang personal touch at bakit ito kailangan sa negosyo. Ang personal touch ay ang pagbibigay ng komportable at kasiyasiyang paglilingkod sa mga mamimili upang makuha ang kanilang patuloy na pagtangkilik sa produkto o serbisyo. Pagmasdan ng mga larawan, ang mga ito ay nagpapakita ng halimbawa ng personal touch sa negosyo, gaya ng, "Kamusta sir? Pasok po kayo." "Iha, bagay mo din itong kulay na ito." "Salamat po ma'am sa pagtangkilik ng aming hotel." Activity number 1. Handa na ba kayo? Sabihin kung may personal touch o walang personal touch sa mga sumusunod na larawan. Unang larawan. Tama! Ang tamang sagot ay my personal touch. Ikalawang larawan. Nakuha mo! Walang personal touch. Ikatlong larawan. Tama ka ulit. My personal touch. Alam mo ba na may dalawang paraan ng pagkakaroon ng negosyo? Ang una ay ang pag-produce ng isang produkto galing sa pinagkukunang yaman. Ikalawa, pagkakaloob ng serbisyo kapalit sa kabayaran. Tara, sagutan natin ang activity number 2. Tukuyin kung anong negosyo ang nasa larawan. Sabihin kung produkto o serbisyo ang ibinibigay ng uri ng negosyo sa larawan. Magbigay ng 3 halimbawa ng mga produkto o serbisyo ayon sa larawan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Tandaan natin, mahalaga ang personal touch upang mapanatili ang pagtangkilik ng mga customer sa iyong produkto o serbisyo. May iba't ibang uri ng negosyo sa pamayanan. May dalawang paraan sa pagkakaroon ng negosyo, pagbenta ng produkto at pagbibigay ng serbisyo. Maraming salamat po!